Magandang umaga mga katubon. Panibagong araw, ipapakita ko sa inyo yung simple job at gusto ko yung pakita sa mga baguhan. Install po tayo ng car alarm bell sa ating linya ng sprinkler. Paano i-install to sa wall? Ikot-ikot lang po ang pagpapawa natin dito sa ating project. So, kayo po, I'm gonna show you regarding the power alarm bell. How to install in actual. Ito lang po ito kasi malaga rin po itong malaman iba, lalo sa mapabuhay. Lalo na itong drive shaft niya. Sa package dito po, isa lang talaga, wala siyang spare. Masa nagkamali ka na, mahirap na idugtong to. Ngayon kailangan mo na siya ng i-welding o ano po, ano, order na panibago. Kaya kailangan ng saktong sukat base sa kapal ng wall. Kasi po ito, i-install to in wall mounted sa pader po siya. Mamaya kapakita ko sa inyo kung saan ko i-install dito lang sa part na to, banda roll. Doon ko siya i-install. Nasa kayo i-ano ko lang sa inyo kung saan na maintindihan nyo rin. Makakuha ito ng aral kung paano yung mga baguhan para ito install in actual. Ngayon, ako po yung wall natin. Ako ako yung pagkakapitan ko ng wall is 210 mm ang kapal ng wall. Pakita ko sa inyo paano kikita itong drive shaft niya. Ito, purpose po nito ng drive shaft niya. Kapag po is may sunog doon o may nag-release ng tubig doon sa taas o saan man part ng sprinkler pipe natin. Sprinkler heads. Dito, ito yung magpapaikot. Papaikot dito ng presyo ng tubig. Ngayon, siya ngayon magka-drive ng bill niya. Ito. Siya ngayon magpapaikot ng bill niya. Yan. Yan. Siya ngayon magka-drive ng paikotin niya. Pag big pressure siya papasok, it means itong ano niya, yung pinaka-bell niya dito, ito sa ilisin niya dito sa loob. Yan, pinatulog na yan. Malakas yan, malakas ang tunog nito. Kaya mga alarm ito ng ibang tao, malalaman may sunog. Kaya ito nga po. Ito ang sinasabing mahalaga, kailangan tama yung pagsukat mo. Na dipin sa kapal ng wall. Kasi ipaplas mo pa yung inner niya, yung pagpasok niya dito. Plus nyo pa, yung gano'ng kalalim, plus dito, yung pasok niya rin dito. Simple lang kung ano, simple lang yung pag-aaralan talaga. Pero kailangan din talaga yung double check bago ka magputol nito. Kasi once na nagkamali ka ng putol nito, wala ka, supply na ito, wala ka na makakuha. O otherwise, order ka rin panibago. Pero para sigurado, double check, triple check, ngayon talagang okay na lahat. Nagkasigurado ba tama? Okay, we start na tayo. Okay. Bago tayo magpatuloy, pakita ko sa inyo lahat kung paano. Without further ado, let's start it. Okay. For now, ang una kong gagawin is susukatin ko itong lalim yung papapasukan niya. Dito sa shaft drive niya. Pinaka-holder ng shaft drive niya. Sukatin ko ngayon. Sa... may pencil? Sorry guys. I'm just looking my pencil mark. Okay. Dito lagay natin ang mga pakulit natin ko. Mark sa pan pencil. Diyan ko rin lalagyan yung silpon ko. Okay. Pasok natin ito. Pasok natin dito. Sukat natin kano kalalim. And then, ang ginagawa ko po is set actual na siyempre, di ba? Para sure ball tayo. Yung mark ko siya. Yung mark ko siya dyan. Okay po, may marka na po tayo. Kaya po yung marka natin. Sa ating
Meron po siyang 35. Meron po siyang 35 mil. 35 mil. And ito, dito po sa Pelton Well, sukatin natin ito yung lalim niya. Papasok niya natin dyan. So, may, andyan din po yung Pelton Well niya. Sukatan kung gaano. Ganun din, pa, kung, ganun din po paraan. I-actual natin. Mag-actual dito. Okay po. Okay, naman ka na natin. Pati natin kung ilan. Tapos meron po siya 60 mm. Meron po siya 60 mm. Okay. Meron po siya 60 mm. Kaya na po na filter wheel. Saka na... Saka sa yung isang sukat na po sa start to five. Plus 210 thickness ng wall. Is meron po tayo na okay po 5 10. And there is 5. Is double check natin kung there is 5. Okay, last po. Kaya po ngayon is double check ito. Namarka na natin. Tunin natin ito ngayon. Thank you.
So ayan lamang po, kung nagustuhan niyo po ang video, ibigyan mo po ako ng isang like at pakishare na rin po, pakihit na rin po ang subscription button at please din para po kayo makalimbang po sa YouTube niya video. Wala na!